isa pong legit source ang nakapagbalita sa amin. Nasumulat na po si Willie Revillame sa pumunuan ng All-TV ng AMBS2 at nag-resign na po siya. At sa simula sa araw na ito, wala na siyang kinalaman sa naturang istasyon na pinamumunuan ng kanyang tatay-tatayang bilyonaryo na si Manny Villar. Ito ang naging bungad ni Nanay Christopher Min sa Showbiz Now na vlog nila Nina Wendell Alvarez at Romel Chica na in-upload nito lamang linggo. Parihong hindi nakapagsalita ang co-host niya ni Christy dahil alam naman ng lahat na si Willie ang isa sa creative consultant ng All-TV kaya nga siya umalis sa GMA7. Pero nauna na rito na maraming mga dahilan at espekulasyon ang kumalat sa social media ang naging tugon kaya umalis sa Kapuso Network ang controversial na host ng Wawawin na si Kuya Will. Sa mga bagay na kanyang ipinangako, hindi lamang kay Manny Villar, kundi pati na rin sa mga million-million niyang mga taga-subaybay sa kanyang programang Wawawin. Dito, inilahad ni Christopher Min ang tunay na dahilan kung kaya napagdesisyonan ni Willie Revillame na lisanin ang GMA7 upang mag-over the bakot sa bagong payo na TV network ng mga Villar na All-TV Channel 2. Utang na loob sa kanyang tatay-tatayang si Manny Villar. Ito ang pinakalaging dahilan ng TV host kaya niya iniwan ang Kapuso Network sa kabila ng matagumpay na tinatamasa ng kanyang programang Wawawin sa bakuran ng GMA7. Ang naging lahad ni Christopher Min, di ba utang na loob ang sinasabi nating dahilan kung bakit lumipat mula sa GMA7 si Willie Revillame sa All-TV? Siguro naman po yung pang-iwan ni Willie sa kanyang Wawawin na talagang kumikita siya ng milyon-milyon, na talagang punong-puno siya ng commercials, sikat na sikat para iwanan niya at sumama siya sa Pamilya Villar ay tinatanawan niya ng utang na loob ay wala na tayong masasabi pa. Wala na siyang kailangang patunayan pa. Well, siguro nga, naging tama rin ang desisyon sa ilan sa mga nakararaming mga taga-subaybay ng Wawawin. At meron naman nagsabi na sa ginawa niyang ito ay malaking kabiguan, hindi lamang sa kanyang show, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Dito kasi, pinagbigyan niya ang hiling ng isang kaibigan at hindi nagtagumpay. So, ito na kailangan na niyang bumaklas kasi malulunod na siya at mawawala na rin ng kabuhayan. Ang patuloy pa na payag ni Christopher Min, oo, ang dami-daming sumisisi kay Willie kasi umalis-alis ka pa sa GMA7. Ang ganda-ganda ng estado mo dyan. Isipin mo, yung Wawawin, sikat na sikat ka. Ang dami mong taga-suporta. Pero iyon nga po, yung punto ni Willie na nung panahon na walang nagtiwala sa kanya, kundi Villar lang. Pamilya Villar lang ang nagbigay ng house and lot noon sa Wawawi. So bilang ganti po at tinatanaw niya ng utang na loob nung imbitahan siya ng Pamilya Villar para buuin itong AMBS2, sumama siya. Iniwan niya yung napakagandang kapalaran niya sa GMA. Pero ito nga po ang pinakauli. Sumulat na po siya. Formal na siyang nagpaalam sa pamunuan ng AMBS2 All-TV. In short, wala na siya sa poder ng kanyang tatay-tatayang si Manny Villar at free na siya kung anuman ang gagawin niya sa kanyang show in the near future. Samantala, napag-usapan din sa diskusyon ng iyon ang mga naging reaksyon ni Kuya Will sa mga nangyayaring sigalot ngayon sa Itbulaga. Dito, napag-usapan ng tatlo na sa kabila ng pamamamahinga ito sa kanyang trabaho bilang host ng Wawawin, nagbigay ng kanyang payo si Kuya Will sa kanyang tatlong kaibigan na sina Teto Sen, Bosing Big at Joey De Leon. Dito rin niya ay pinunto na wala siyang balak palitan ang tatlo bilang bagong host ng Itbulaga sa kabila ng maugong na balita na mawawala na sa naturang programa ang pinaguriang TBJ. Ang naging lahad ni Christopher Min, alam mo Romel at Wendell, di ba sinabi ko na sa inyo na itong si Willie, magaling mag-isip to. Hindi ako naniniwala na hindi ito interesado sa Itbulaga. Di ba nga, magkaibigan silang matalik ng tatay ni Bullet na si Romeo Alasos? Alam na yan, kayo na bahala umusga sa kanya kung ano ang kinalaman niya dyan sa sigalot sa loob ng Itbulaga. Dagdag pa niya, sabi nga ng source ko dyan sa loob ng kampo ni Willie, may pa-advice-advice pa daw tong tao na to sa tatlong host ng Itbulaga. Isyo daw magparaya na lang na lisanin daw ng mga ito ang programa para na lang sa delikadesa at para naman magkaroon ng pagkakataon ang ibang aspiring host na maipakita ang kanilang galing. Hindi yung habang buhay ay dyan na sila sa Itbulaga. Hindi naman raw tama yon. Pero ganun paman, panahon lang ang makapagsasabi kung mananatili ang tatlong main host nito na sina Tito Soto, Bosing Big at Joey De Leon sa Itbulaga. Pero ang sinisiguro na namin na hindi magtatagal ang relasyon
at pakiksama nito sa Tape Incorporated ng mga halusos dahil sa mga bagay na hindi napagkakasunduan ng magkabilang panig. Maraming salamat mga kapamilya. Yan ang muna ang ating update for today.